ang bayan ng Africa ang kinikilalang pangalawa sa pinakamalaki at pangalawa sa pinakamadaming populasyon na kontinente. Bukod sa populasyon na itong 1.3 billion noong taong 2018, tirahan din ito ng iba't ibang mga hayop. Kagaya ng iba pang bansa, mayroon iba't ibang paniniwala ang bumubuo sa bayan na ito. Mula sa kanilang kultura, tradisyon at paniniwala. Malamang ay magugulat ka na lamang na ito ay kanilang kinagawa. Tulad na lamang ng apat na lalaking isinasayaw ang isang bangkay. Pero hindi natin pag-uusapan kung ano ang kanilang mga ginagawa. Pero kikilalanin natin ang isa sa mga nilalang na kanilang kinatatakutan at pinaniniwalaan. Kung sa atin mayroong batibat, sa Africa mayroong tikuloshe. Alamin natin kung ano bang kwento patungkol sa nilalang na ito. Ang Tikoloshe ay mula sa Zulu o Xhosa mythology o isang indigenous group na naninirahan sa South Africa. Ang Tikoloshe ay kanila ding kinikilala sa pangalan na Tokoloshe, the Avian at Hili na kanilang pinaniniwalaan na isang dwarf spirit. Ito ang sinisisi kung bakit namamatay ang ilang tao sa lugar habang ang mga ito ay natutulog. Ang tradisyon ng mga African, ang mga ito ay natutulog sa isang lugar kung saan ang damo ang nagsisilbing sahig at ito ay kanilang pinalilibutan ng kahoy na kanila namang sisindihan habang sila ay matutulog sa malamig na gabi. Ang mga tao noon ay hindi alam na ang kanilang ginagawa na pagpapalibot ng apoy habang sila ay tulog ay isang masamang gawain. Yung tipong magigising ka na lang, lechon ka na pala. Ayon sa kwento, ito ay tinatawag upang manggulo sa ibang tao. Ang Tikoloshe din ang ginagamit ng mga magulang na panakot sa kanilang anak. Bagamat pinaniniwalaan na hindi ito nakakasakit ng tao, nakakapagbigay naman ito ng malalang sakit sa katawan na maaring humantong sa kamatayan. Ang Tikoloshe ay mahilig gumala at magbigay ng kamalasan sa mga tao, lalo na sa mga bata. Kung nais man na mapaalis ang nilalang na ito, ang kilalang pangtaboy ay ang pagtawag ng isang nanga o isang albularyo para sa Africa. Pinaniniwalaan na mayroon itong kakayahan na paalisin ang Tikoloshe saan man itong lugar naroroon. Idagdag na din ang paniniwala na maaring mapaalis ang Tikoloshe tuwing gabi sa pamamagitan ng paglalagay ng brick sa paanan ng bawat natutulog. So kung wala kang brick sa paanan, ikaw ay guguluhin ng Tikoloshe. Kung sakaling ang isang tao naman ay makakita ng isang Tikoloshe, ito ay hindi niya dapat ikwento sa iba, kundi ang Tikoloshe ang maghahanap at magbibigay ng perwisyo sa taong ito. Taong 1953 hanggang 1955, isang kilalang axe killer ang gumala sa South Africa. Kinilala ito bilang si Elifasi Msomi. Ito ay pinaniniwalaan na pumatay ng 15 katao dahilan upang hanapin ito. Nahuli at binitay ito noong 1956. Ayon sa panayam kay Elifasi, Tikoloshe ang dapat sisihin sa pagkamatay ng mga taong iyon at hindi siya. Sinisisi niya ang nilalang na ito dahil ito daw ay nag-utos sa kanya para pumatay ng mga tao. Nagkaroon din ng kasabihan sa South Africa na when in doubt, blame the Tikoloshe as it is the Tikoloshe who is the doer of all evil. Kumbaga, kapag gumawa ka ng krimen, isisimulang sa Tikoloshe. Siguro kung nakakapagsalita lang nilalang na ito, matagal na rin itong naghain ng reklamo. Bakit kasi laging siya? Ayon sa paniniwala, ang Tikoloshe ay mayroong kakayahan na maging invisible kung ito ay iinom ng tubig. Pinaniniwalaan na makikita ito na parang goblin, poltergeist o hindi naman ay isang gremlin. Marami nang lumabas na paglalarawan sa nilalang na ito. Kung minsan ay pinaniniwalaan na ang buong katawan nito ay mabuhok na parang isang oso. Pinaniniwalaan din na ang kapangyarihan ng mga Tikoloshe ay mula sa isang mainit na metal na siya namang inilalapat sa kanilang ulo nung sila ay nabubuo pa lamang. Lumabas din sa research noong taong 2009, nagkaroon ng usap-usapan patungkol sa babaeng Tikoloshe na kinilala namang Livashni. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin napapatunayan ang balitang ito.
sa dinami-dami ng mga nilalang sa mundo. Maaring ang Tecoloshe ay kinilala sa iba't ibang bansa bilang isang goblin o isang nilalang na mahilig paglaruan ng mga tao base sa paglalarawan sa isang Tecoloshe at sa kung ano ang nagkagawa nito. Ang masama lamang ay ginawa na nilang paniniwala na kung walang ibang masisisi sa isang pangyayari, ang dapat sisihin ay ang Tecoloshe. Sa panahon ngayon, marami na ding mga taong mapambintang. Makikita natin ang Tecoloshe hindi sa halimaw na anyo pero sa isang tunay na tao. Ang taong napagbibintangan sa mga bagay na hindi naman nila ginawa. Dahil sa mga taong naghahanap ng masisisi, ang mga ordinaryo at mga inosenteng tao ay nadadamay at napagbubuntunan ng galit.